minamahal na tarlakenyo, bago naging kulay rosas ang ating paglaban, ang unang kulay nito ay dilaw. Hi, meron akong isang kwento, no? So may isa akong pasyente 2 years ago na nabaril sa dibdib dahil sa isang encuentro sa ating mga otoridad. Siya ay pinagsabihang magnanakaw at drug addict daw. So dinala siya sa emergency room at tinawag ako. So pumunta ako sa emergency room at in-assess ko siya. Hindi rin talaga maganda yung kalagayan niya. He is bleeding to death. So sabi ko, kailangan niyo pong maoperahan para mapahinto natin yung pagdudugo. Pero sabi niya, "Doc, ayaw ko nang maoperahan. Ayaw ko nang mabuhay. Pabayaan niyo na lang ako. Ayaw ko na talaga kasi ang daming bintang sa akin," sabi niya. Pero sabi ko, "Alam mo, kung wala kang tiwala sa sarili, ako meron," sabi ko. "Kaya bibigyan kita na isang pagkakataon na gawin nating tama ang lahat," sabi ko. "So kinakailangan mo talaga maoperahan." So yun, kami ng mga kapwa ko, si Rohano, mga nurses, mga pharmacist, mga guard, no? Yung mga pharmacist naghanap ng mga gamot kasi wala siyang pagkukunan ng gamot. Yung mga guard nag-donate ng dugo. Tapos yung mga nurse, inalagaan siya na mag-maigi. And so to make the long story short, nakauwi naman siya at naging maganda naman. So not until 4 days ago, may lumapit sa akin. Sabi niya, "Doc, natatanda niyo pa ba ako?" Sabi niya. Sabi ko, "Mukhang hindi na po." Sabi ko, gano'n. Tapos sabi niya, "Ako po yung inoperahan niyo 2 years ago." Sabi niya, "So ako yung ayaw na mabuhay noon pero pinilit niyo akong tulungan. At yun, buti na lang, naging maayos na rin naman lahat." And sabi ko, "Kumusta ka naman ngayon?" Sabi ko, sabi niya, "Eh, ako ay naging counselor sa aming bayan, kaya eto, imbes na ako yung dinadala sa ospital, ako na yung nagdadala ng mga pasyente dito para magamot." So yun, moral of the story ay huwag mong ipagkaitang yung tiwala, no? So, malay mo, yung taong pinagkatiwalaan mo, siya na yung magiging sunod na pangulo.